Hey guys! Happy Sunday! Gagawa po tayo ngayon ng maruya or sinapot. In Bicol, sinapot. Or ano ba tawag dito? Baduya. Nagkikrave po kasi ako sa sinapot. Parang ang sarap-sarap. Namiss ko na siya. So, to satisfy my cravings, gagawa po tayo ngayon ng maruya. So, una, meron po tayong tararan! Saba, saging, banana, may banana. And gagamit po tayo ng flour. Pandikit po siya. And gagamit din po tayo ng sugar. Pero kunting-kunting sugar lang po ilalagay natin. And oil. We will use oil. Okay po. And lastly, meron tayong ito, banana leaves. So, ito po ay pinaghirapan pa ni Roderick Martinez. Pinahanap po talaga siya ng banana leaves dito sa Laguna kasi hindi naman po kasi dito taniman ng saging. So, nahirapan siya. Muntik na daw siyang mahulog kakahanap nito ng yunakaw lang yata niya to doon sa kabilang bako doon. So, ito, nagbabala tayo ngayon ng saging. Babalatan muna natin siya bago natin siya anuhin, batuin. Ayan po. Bihira na ako magbalat-balat ng ganito kaya hindi ako sanay masyado. Ito muna, isang piling lang muna ang gagawin natin. Tikman muna natin kung masarap man. Ito ba? At muna. Hihiwain na po natin siya. Yun. Kailangan ganito siya. Kasi mamaya, pag-aanohin po natin yan. Pag-yayakap-yakapin natin sila. I'm not sure ito ba talaga yung process. Ayan po. Hiwa-hiwa natin. Balat na natin ito. Ayan. Ano mo rin dito? Dito, sa inaano mo. Ano ba yan? Oh, sorry. So, nabalatan na po natin yung saging. Nahiwa na rin po natin. So, the next is mag-aano po tayo ng harina. Gagawa tayo ng pang paste. Ang tawag yun. Ang pandikit-dikit na. Kunti muna po. Lagyan natin ng kunting sugar. Kunti lang naman. Lagyan na natin harina. Baka kulang. Yan. Tapos lagyan natin ng tubig. Kunti lang din. Then, mix natin. Mix. Kulang po yata tubig ko. Ubusin na natin. Ayan. We will add... Oy! We will add water. Dalihan mo nga eh. So, ito po. Okay mo! Parang nasobrahan ang tubig ko. I will add additional flour. So, mix lang po natin. Pwede na ba ito?
So, okay na po yan. Okay na po. The next process is punasan po natin yung dahon ng saging. Kailangan natin siyang linisin. Ito. Ayan po. Dala natin. Sige, patayin muna. So, the next one is initin muna po natin yung saging. Yan. Para ano siya. Hindi siya crunchy. Yan po. Kahit kunti lang. Kunting init lang. Hindi lang siya mapunit. Napupunit kasi. Okay. Pwede na po ito. Eto na po. Gagawa na po tayo ng ano. Sasawsaw na natin siya sa harina. Malinis naman po ang kamay ko. So, alam ko ganito siya. Jan. I hope I am not mistaken. Ganito siya. Okay. Tapos, meron siyang ganun. Ganun. Ganun nga yata. Ganun nga. So, ito po. Parang hindi magka-partner. Okay, ganito. So, try po natin to. Isa lang. I hope this is baduya. So, guys, ang nilagay ko ay tatlo sa ilalim, tsaka dalawa sa ibabaw. Ano, tingnan natin ang result mamaya. Ay, maglalagay na po tayo ng, ano, ng mantika sa kawali. Hintayin po natin siyang mainit. Painit natin siya. Okay. Eto guys, mainit na yung kawali. Mainit na yung mantika. Pwede na natin ilagay yung ano natin, saging. Guys, mainit na yung mantika. Mainit na tong mantika. So, pwede na po natin ilagay tong maruya. Pwede na natin tong ilagay. Guys, ito na po siya. Iniinit-init lang natin. So, pag nag-golden brown na po siya, saka natin siya babalik tayo. So, ito po guys, golden brown na po siya. Kaya, pwede na po natin siyang, ano, bumibalik pa rin. At, kailangan, konti na lang po, katulaw po. So, guys, bali ito na po yung nagawa namin. Ayan po. Yan. Doon. So, eto. Yan. Yung iba po medyo natotong. Pero pwede na rin po siya. So, I hope it will satisfy my cravings. Guys, bali ito na po yung finished product. So, titikman na po natin ngayon kung ano yung lasa.